Tumayo po tayo. Nagpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, na Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal na mga kapwa deboto ng mahal na Poong Nazareno, tayo'y natitipon sa mga oras na ito upang sama-samang magpugay at magpuri sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga biyaya at pagpapala. Minamahal na mga kapatid, kaisa ng ating mga kahilingan sa misang ito ang mga intentions na niyaalay para dito sa banal na misa. Tumahimik tayo sumandali, iyuko natin sandali ang ating mga ulo. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasda niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos,
magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, may ilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at ang mga punong bungang kahoy na iyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa may ilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayong nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon sa loob ng anim na araw. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang salita mo akitin, ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang na ayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod. Tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lang naghuhugas ng kamay ayon sa parang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Pagalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sabagat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan ng mga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kayo husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsasalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit, itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa iyo ay korban. Alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinapahintulutang tumulong sa kanyang uama o ina. Sa ganitong para ay niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na, na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Minamahal na mga kapatid, ang kalungkutan ay hindi kalooban ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang bawat isa sa atin kasi nais ng Diyos na ibahagi sa atin ang kaligayahan, ang kasaganaan at ang kagandahan ng buhay. Kaya di ba yan yung nakinig natin sa unang pagbasa na ating napakinggan? Bawat may lilikhain ng Diyos, anong sinasabi niya? At sinabi ng Panginoon na ito'y maganda. Sinabi ng Diyos na ang kaniyang nilikha ay mabuti. At ito naman talaga ang dahilan kung bakit tayo inilikha ng Panginoon. Nais ibahagi sa atin ng Panginoon ang kabutihan, ang kagandahan ng kanyang mga nilikha. At pag nakita mo ang kagandahan ng kanyang nilikha, kahit anong pinagdadaanan mo sa buhay, marami kang makikitang dahilan upang maging masaya, upang maging maginhawa ang iyong pangaraw-araw na paglalakbay. Kaya tingnan niyo ho yung katabi niyo, yan ba'y masaya? Parang nakikipaglibing lang yung iba, parang nasa misa, pero parang pinagsakluban ng langit at lupa. Bakit maraming tao ang malungkot? Maraming tao ang malungkot hindi dahil walang pera.
Maraming taong walang pera, pero araw-araw nakukuha nilang tumawa. Maraming taong malungkot, hindi dahil walang maraming ari-arian o magandang bahay. May mga tao akong kilala. Maraming ari-arian, pero palaging nasa korte kasi palaging may nagdidimanda. Maraming tao ang may ari-arian at maraming material na bagay, pero malungkot ang buhay sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang mga material na bagay. Bakit marami sa atin ang malungkot? Marami sa atin ang malungkot sapagkat marami sa atin ay bulag. Oo, nakakakita ang ating physical na mata. Pero marami sa atin, bulag ang puso na makita ang kagandahan ng mga nilikha ng Diyos na nais niyang ibahagi sa atin araw-araw. Ang taong tunay na nakakakita, si Kristo ang unang nakikita. At ito yung problema sa ebanghelyong ating napakinggan. Yung mga Pariseo, yung mga eskriba, mulat ang kanilang mata, pero bulag ang kanilang puso na makita si Jesus na nasa kanilang harapan, na nagtuturo sa kanila ng dapat nilang tunay na gawin upang tunay na maging masaya at maganda ang kanilang buhay. Yung mga Pariseo at mga eskriba, they refuse to see Jesus. Basta ang mahalaga sa kanila, ito yung nakagawian na namin eh. Ito na yung nakagawian na namin. Kaya dapat ganito kahit Diyos, dapat ito dapat ang gawin. Minamahal na mga kapatid, kawawang mga eskriba, kawawang mga Pariseo, bulag na makita si Jesus na sa kanila'y gumagabay at nagtuturo sa kanilang buhay. Bawat isa sa atin, mayroon tayong kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero anuman ang ating pinagdadaanan, sa ating pagdalaw ngayon dito sa dambana ng mahal na Puong Nazareno, ako'y naniniwala na anuman ang pinagdadaanan natin, sigurado ako, mayroon ang Diyos na gustong ituro sa atin na mas makabubuti sa atin. Pero kung tayo'y bulag, wala na tayong nakita kundi ang mga pasanin natin sa buhay, wala na tayong nakita kundi ang mga problema ng buhay, bulag nga tayo. Kasi kung sa kabila ng ito, ang nakikita natin ay may Diyos na nagtuturo sa akin ng panibagong bagay, masasabi nating mulat ako, hindi lang ang aking physical na mga mata, kundi ang aking puso na sa Diyos ay tunay na nakakakita. Isang Diyos na may pasaang krus. Pero bagamat pasaan niya ang krus, yung kanyang isang kamay, kanyang iniaalay. Tingnan niyo ang Puong Nazareno. Ang kanyang isang kamay, nakahawak sa krus. Pero yung kanyang isang kamay, kanyang sa atin ay iniaalay. Para bang sinasabi niyang, narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Sa Quiapo, sa tahanan ng Puong Nazareno, may isang Diyos na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Dito, mayroong kang Diyos na kasama. Sa Quiapo, sa Nazareno,
may isang Diyos na nag-aalay ng kanyang kamay. Ito rin yung napakagandang mensahe ng mahal na Birhen nung siya'y nagpakita sa Lazaret noong September 19, 1846 sa dalawang bata na ang pangalan ay Maximin at Melanie. Siya'y lumuluha. At sa kanyang pagluha, muli niyang ipinapalaala sa atin na sa buhay na ito, may Diyos na sa atin ay patuloy na nakikipaglakbay ano man ang pinagdadaanan natin sa ating buhay. Huwag maging bulag. Patuloy nating imulat ang ating mga mata at ang ating mga puso upang makita natin na ang kamay ng Diyos hindi lang nakapaku sa krus. Ang isang kamay ng Puong Nazareno araw-araw na nakaganon na nagsasabi sa iyong, "Come to me. Alam kong bigat ka na. Bigay mo yan sa akin. Pagkatiwala mo, ako ang bahala sa iyo." Bakit? Kasi ang gusto ng Puong Nazareno, happy ka. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nang gagaling sa pusong tunay na nakakakita sa Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama sa Puong Nazareno upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso at sa bawat dasalang ating itutugon, Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga namumuno ng ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makamundong istruktura. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasakasama. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit naway, mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Tignan natin ang Puong Nazareno. Nakalahad yung isang kamay. Inihintay niya ang ating mga dasal at ang ating mga alay. Sa kanya natin ngayon tahimik na ibulong ang ating mga panaghoy sa buhay. Makalangit na Ama, likhain mo sa amin ang tapat na puso upang amin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahahalagahan. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sa'yo pa
isa't ang aming buhay. Tumayo po tayo. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sapagkahit inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mayhina, ipagalubong ito ay aming pagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likay ng salibutan na iyong pinagbabango at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya utang na loob ang iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal, Ama, kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos.
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahang tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago maliis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kapisan.
ito'y landas tungo sa'yo. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong nakaraang taon, maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag ng proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agad na tayong magpabakuna at booster. Tumayo po tayo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinigay, kami niloob mo makapakinabang kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, ipinahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladanalang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa mahal na Rektor Father June, mga pari po ng Quiapo dito sa mahal na poong Nazareno. First time ko pong magmisa dito sa Quiapo. Nung ako po'y seminarista, ako po ay nangungumpisal doon sa likod. Sabi ko noon, pag naging pari ako, gusto ko din sanang makapagmisa sa Quiapo. Ako po ngayon ay naka-assign sa Sanctuary of Our Lady of La Salette sa France, kung saan po ang mahal na birhen ay nagpakita noong September 1946. So, pilgrimage area po ako naka-assign. Punta kayo ng Lourdes, ng La Salette. Kita-kita po tayo sa France. Kung kayo po ay magpipilgrimage, please visit the Sanctuary of Our Lady of La Salette where she appeared on September 1946. Muli, Father Itoy, ang ating kasamang pari sa misa. At sa inyong lahat, maraming salamat po sa mga nag-serve sa misa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po'y pabalik na sa mga susunod na araw sa aking assignment and rest assured of my prayers as I continue to serve in the apparition site of Our Lady of La Salette. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Puong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, sinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.